Welcome back to my channel. It's me, Inday Boryat. At sa episode na video na po ito, mga Inday, is isang malaking pasalamat ang handog ko po sa inyong lahat dahil nakaabot na tayo ng 50,000 subscribers! At nagpapasalamat po ako, mga Inday, dahil alam ko na malayo pa yung tatahakin ko sa vlogging industry, pero alam ko rin sa sarili ko na malayo na ako compare noong nagsistart pa ako, mga Inday. So hindi po basta-basta pasukin ang YouTube. Hindi ko alam po anong pronunciation, YouTube. Ewan ko. Basta yung mga Inday, hindi po siya madaling pasukin. At ang dami-dami ko pong na-experience na stress, sleepless night, na-pressure. Ang dami ko pong na-feel, mga Inday, sa pagpasok ko po sa vlogging industry. Hindi po easy na pasukin yung YouTube or yung pagbablog, mga Inday, kasi hindi po easy yung mag-isip ka kung ano yung i-upload mo, kasi yung iba, especially sa ibang platforma like Facebook or mga ano ganun-ganun, mga Inday, kahit na walang kabuluhan, yung mga tao naggagawa lang ng content para lang talaga sa views kasi doon sila kumikita, mga Inday. Pero sa YouTube talaga, itong journey ko is hindi lang po ako nag-a-upload nang wala lang, parang walang kabuluhan, mga Inday ba? So, nag-iisip po ako kung paano yung i-upload ko, lalo na yung naghiwalay kami ni Eric, kasi yung unang content ko, mga Inday, is yung life namin ni Eric na sinashare ko sa mga tao, sinashare ko sa inyo, kung ano mo yung takbo ng buhay namin, kasi nga para sa akin, gusto kong i-prove na age doesn't matter talaga sa relationship namin ni Eric. Pero yun na, mga Inday, na in the last, ginawa namin ang lahat at ayun, mga Inday, nag-end talaga kami kasi napakahirap at marami akong natutunan sa relationship na yun, mga Inday, at hindi ko yun pinagsisihan. So balik tayo dito sa vlogging. So yung unang step talaga na ginawa ko is nag-upload ako ng video. Mga way back 2017 lang, mga Inday, yung YouTube channel ko is ano lang, pang YouTube ko lang ba, pang tinitingin lang ako ng mga videos sa iba, hindi ako nagbo-vlog pa noon that time. So may isa akong friend na nagbo-vlog siya, my boyfriend din siya na foreigner, taga Australia. Tapos nagkaroon siya ng 6,000 subscriber. Sabi niya sa akin na, "Uy, Ate Heart," kasi ate yung tawag nila sa akin sa school ba, "mag-vlog ka kaya, kasi ano yan, alam ko na magagawa mo yan." Sabi ko, parang hindi ko yata yan kaya. Tapos hindi ko pa talaga alam kung ano yung mga requirements sa YouTube nun, ano yung mga proseso ba. So yung pagdating na ni Eric dito, yung in-upload ko yung first video namin na hinantay ko siya sa airport, nag-edit lang ako ng konti, tapos in-upload, hindi ako nag-expect, mga Inday, na mag-aanis siya na maraming views. Umabot siya ng 20,000 views that time. Tapos sabi ko, hala, December ko yun in-upload, tapos nag-trending yung video ko is sa January na. Sabi ko, hala, nag-trending yung video ko, ang dami nag-comment, dumami yung subscriber ko na agad-agad, mga Inday. Tapos doon ako nagsimula na mag-research kung paano i-work yung YouTube, kung paano mag-continue, paano yung mga process niya. Kasi nag-research talaga ako, mga Inday, tapos na-research ko yung kailangan mo na ma-achieve yung 4,000 watch hours at kailangan mo din magkaroon ng 1,000 subscribers. Sabi ko, naku, nasa ano pa ako noon, nasa 200 subscribers pa ako noon, mga Inday. Sabi ko, ang hirap nito, pero sige lang, go fight to win. Yung motivation ko talaga sa sarili ko ba na parang na-motivate ako nung nakita ko na yung video, isang video na in-upload ko is umangat yung views. Tapos sabi ko, kaya ko to, nakaya na ng iba. So, i-encourage ko talaga yung self ko. Tapos, nung na-reach ko na yung requirements ni YouTube, na nakuha ko na yung 4,000 watch hour at saka yung 1,000 subscriber, pinadalahan nila ako ng email na eligible na ako for monetization. Yun ang pinaka-importante sa lahat, mga Inday. At sabi ko, thank you, Lord, naka-receive na ako ng email na pwede ko na i-set up yung account ko para sa monetization. Tapos, hindi ko alam, mga Inday, na sa vlogging pala, kapag nagsisimula ka sa vlogging,
doon talaga para sa akin ang napakahirap. Yung pag-set up ng Google AdSense account, doon po talaga ako nahirapan. Kasi kailangan yun ng identity, kailangan yun ng mga ID, kailangan yun ng mga maraming requirements, at kailangan mo talagang basahin lahat mga Inday. Ang dami-dami-daming pwede mong basahin na kailangan mo talaga basahin para ma-understand mo kung ano talaga yung proseso ng YouTube. Na-stress talaga ako ng mga Inday, wala akong tulog, wala akong kain, kasi wala akong sagana na kumain, kasi yung isip ko, Paano ba to i-verify? Hindi ako ma-verify. Tapos yung nag-research ako, kailangan makareceive ako ng PIN after 30 days na nag-apply ako sa monetization. Tapos after yung hindi ko pa na-receive yung PIN, mga Inday, upload lang ako ng upload, yung buhay namin ni Eric noon, share ako ng share. Tapos after 1 month, chine-check ko, wala talaga akong PIN na ni-receive. Kasi yung usually nilalagay nila siya sa sobre. So, wala man akong pay na na-receive. So, tinignan ko yung account ko ulit sa Google AdSense, mga Inday. Hindi pa rin ako na-verify. At saka, doon na, nagsistart na akong magkaroon ng advertisement sa aking mga video. Ayun na, nag-start na, mga Inday. Tapos sobrang happy ko kasi may pumapasok na tag $0.2, ganun, mga Inday ba, mga $1, ganun. So, syempre na na-motivate talaga ako. So, continue ako, mga Inday. Tapos, kailangan ko magkaroon para ma-withdraw ko yung pera. Kailangan ako ma-verify sa Google AdSense. At kailangan kong ma-reach ang $100, which is 5,000. Yun yung minimum para maka-pay out ka sa YouTube, mga Inday. So, ang tagal, umabot po ako ng 5 months bago po ako naka-pay out sa YouTube. Pero kahit na yung first month, second month, third month, fourth month, fifth month, kahit na wala po akong sweldo sa YouTube, patuloy pa rin po akong gumagawa ng content, nagre-research para lang talaga ma-monetize, magkaroon ng mga subscriber, at saka yung pinaka-exciting part talaga doon, mga Inday, palagi kong chine-check yung minimum amount of withdrawal pa. Tapos sabi ko, hala, malapit ko nang ma-reach yung minimum withdrawal. Within 5 months ko siya win-workout, mga Inday, bago ko siya na-withdraw for the very first time, at ang saya-saya ko, mga Inday. So, yun yung unang nagpamotivate sa akin na, oh, may sweldo pala ito, pwede pala akong kikita dito. So, yun, nag-vlog ako continue, mga Inday. Tapos, kahit na noon na hindi pa ako nagba-vlog, pag may nakakita ako ng tao na feel ko na gusto ko siyang tulungan, dinatulungan ko na siya, mga Inday. So, yung pag second month of yung second month na nasweldohan ako ulit na YouTube, mga Inday, medyo siya tumaas. So, nasabi ko sa sarili ko, eto, pwede ko itong itulong sa mga tao na nangangailangan. So, yung first goal ko talaga, mga Inday, is kulang ko siya ng tights every month na makatanggap ko ng salary sa YouTube. Tapos, yung the rest, mga Inday, is itutulong ko siya sa mga taong nangangailangan. So, yung pagtutulong natin sa mga bukid, pagbibigay ng bigas, kasi yun talaga yung ginagawa ko kahit noon pa, mga Inday. Kapag may blessings na dating sa akin, makonti man or malaki, as long as galing sa aking puso yung pagtulong at pagbigay ko, ay tutulong po talaga ako, mga Inday. Basta may maitulong na po ako. So, yun yung mga project ko na nabibigay ko ng rides and grocery sa mountain, sa daan, sa kalsada, yung mga PWD, yung mga taong nangangailangan, as long as may kaya po akong itulong, mga Inday. So, yung wish ko po talaga is mapalago ito at mas marami pa akong tao na matulungan, hindi lang sa rice and sa groceries, kundi makatulong din ako sa mga medication, sa pagbili ng mga gamot, sa mga nangailangan. So sana po, mga Inday, huwag niyo pong i-skip yung ads natin, kasi doon po tayo, doon ko po kinukuha yung mga ginamit ko po sa pamimigay at sa pagtulong sa ibang tao, kay Ernest, sa matutulungan natin. So, hindi, nagva-vlog po ako, mga Inday, hindi po sa aking sariling interest, kundi yung pagbibigay niyo po ng comment, yung pag-comment niyo po, pag-suggest niyo
tapos pagtulong po sa ibang tao, doon po ako namomotivate. Hindi po ako namomotivate dahil sa sweldo na nakukuha ko. Actually, mga Inday, sa YouTube, sa vlogging industry, nung hindi po ako nakapag-vlog ng 1 month, wala po akong sweldo. Wala po akong magamit. Kaya mga Inday, yung pagbalik ko sa vlogging industry at yung okay na yung self ko, namimigay ulit ako sa mga tao, yun yung pundo ko po na ipon na binili ko ng mga bigas at ibinigay ko po sa mga, sa bukid, sa mga tao. So, wala po akong sweldo sa YouTube, mga Inday, na ganun kalaki. Kasi alam ko po itong 50,000 subscribers is matagal na ako sa vlogging industry kasi yung iba hindi umabot ng 1 year, umabot na ng 100 subscribers, 200,000 subscribers, at ang very easy lang nila na kunin yung ganong mga subscribers, mga Inday. Kasi yung iba kasi, during my research, yung iba mga channels, kumukuha sila ng mga bot, yung bang automated system na hindi tao yung nagsusubscribe sa inyo, kundi yung AI o AI, ano ba yun? Basta yung internet, yung system lang ang nag-click-click, nagsusubscribe. Tapos, nade-detect po yan ng YouTube, mga Inday. At hindi po ako gumagawa nun. Sariling sikap ko po talaga, mga Inday, na makuha yung 50,000 subscribers hanggang ngayon. At wala po akong inaagrabyado na ibang tao na, oh, ikaw mag-edit dito, wala po akong binabayaran. Oh, anong i-content, ganun. Wala po ako, mga Inday. Ako lang po talaga yung mag-isip kung anong i-content, mag-edit, mag-film, mag-ganon, mga Inday, ako po lahat. So, wala pong taong tumutulong sa akin. At alam ko po na itong 50,000 subscribers is konti lang po, maliit lang po siya na subscriber kumpara doon sa mga malalaki na yung subscribers. Pero proud po ako sa akin, mga Inday, kasi sarili ko po, sariling sikap ko po talaga na nakuha ito. And I want to celebrate this and share this to you, mga Inday, yung pag-reach natin sa 50,000 subscriber. Dahil pag-aabot tayo ng 100,000 subscribers, mga Inday, is malaking celebration po yun sa aking sarili at sa inyo, mga Inday. So, ito, it's a big step of me as a vlogger sa YouTube na i-share sa inyo yung journey ko na hindi talaga basta-basta pasukin or simulan itong YouTube or vlogging industry, mga Inday. Pero kung gusto niyo mag-try, hindi pa po huli ang lahat. If kung gusto niyo po mag-try at gusto niyo i-promote ang channel niyo, i-message niyo lang po ako, I will help you, mga Inday, sa abot ng aking makakaya. So, hindi po ako magpa-promise, pero kapag naisipan niyo po na mag-start mag-vlog, go, kaya niyo po yan. Naisip ko kasi, mga Inday, determination and perseverance, charot. Yung talaga yung nasa isip ko talaga na nakaya nga ng iba, why not me? So, alam ko yung channel ko is mahina, pero I don't care if mahina, mga Inday, as long as masaya ako sa ginagawa ko, nakatulong ako sa ibang tao, kinukuha ko dito yung ibang fans para maitulong ko sa mga tao, mga Inday, at hindi ko po siya sinisarili, hindi ko po siya binubulsa, at maraming salamat po, dahil kung wala po kayo nagsusuporta sa akin, mahihirapan po ako magtulong sa ibang tao, mga Inday. So, ang laking blessing po para sa akin na ma-reach to 50,000 subscribers, and I am aiming to reach 100,000 subscribers, and sana po tulungan niyo po ako ninyo. At kung may mga suggestion man po kayo or mga tanong, please comment down below at babasahin ko po yan. So hindi ko man po lahat marireplyan yung mga message or yung mga comment niyo, pero binabasa ko po yan isa-isa. So thank you so much po for watching this episode, and I'm very blessed and thankful po sa Panginoon. Malaking pasasalamat ko po sa Panginoon na binigyan niya ako ng lakas, at maraming salamat din po sa inyo, mga Inday, sa walang sawang pag-suporta, pag-like, share, and subscribe, at sa pag-comment down below. You are my inspiration. Yung mga comment niyo po are my inspiration. So, thank you so much, mga Inday, sa ating video ulit. At plano ko, mga Inday, na magbabakasyon ako. Hindi ko pa alam, mga Inday, kung saan ako magbabakasyon, pero plano ko muna na magpahinga muna. At syempre, sa pagpapahinga ko, kasama ko din kayo. So thank you so much, mga Inday, mga auntie, mga uncle. Ingat po kayong lahat, and be safe.
God bless.